Sa ngala ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mga kapatid, tayo ay nasa ika-anim na linggo ng Pasko na muling pagkabuhay ng ating Panginoong Hesukristo. Sa mga nakalipas na linggo, pinapakilala ni Kristo kung sino ba talaga siya. Siya ay ang mabuting pastol. Siya daw ay ang puno ng ubas. Sa linggong ito, pinapakilala muli ng ating Panginoong Hesukristo ang kanyang sarili, na siya ay isang mabuting kaibigan sa ating lahat. At ang pagkakaibigan ay ang pinakamarangal na tanda ng pagmamahal. Mahal tayo ng Diyos. Pinapakita niya ito hindi lang sa kanyang pagbabasbas sa atin, pero sa pamamagitan ng kanyang pananatili sa ating buhay, kamukha ng isang tunay at tapat na kaibigan. E tayo kaya, tinuturing ba nating kaibigan ang Diyos? O baka naman, ginagamit lang natin siya? Aminin natin, ang mga pagkakataon na tayo ay nanalangin, tayo'y humiling, dahil meron tayong kailangan. Aminin natin ang mga pagkakataon na wala tayong pag-ibig at pagmamahal sa Diyos. Magpakumbaba tayo. Aminin natin ang mga pagkakataon na ang ating mga sarili lang ang ating inibig at nagkulang tayo sa pagpupuri, pasasalamat at pagmamahal sa Diyos. Para tayo ay maging karapat-dapat na makatanggap sa mga banal na misteryo, magsisi tayo sa ating mga nagawang kasalanan at pagkukulang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo, mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Excelsis Deo. Luwalhati sa Diyos sa kaitaasan, kaloob sa lupa ay kapayapaan. Pinupuri ka at ipinagdarangal, sinasamba ka dahil sa dakila mong kalwalhatian. Panginoon naming Diyos, Hari ng Langit, Amang makapangyarihan, Panginoong Hesukristo, buktong nanak ng Diyos, Kordero ng Ama,
ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan, ikaw na nalulukluk sa kanan ng Ama. Maawa ka sa amin, ikaw lamang ang banal, Panginoong Hesukristo, kasama na Espiritu. Salwalhati ng Ama. Amen. 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 Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, gawin mong masaya ang araw na ito na aming pagdiriwang sa pagkabuhay ni Kristo. Kami makaganap ng pagdiriwang na wagas upang ang aming ginugunita ay lagi naming matupad sa gawa. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Sinalubong ni Cornelio si Pedro at nagpatay pa sa harap nito at sumamba. Ngunit sinabi ni Pedro, "Tumindig kayo, ako'y tao ring tulad ninyo. Ngayon ko lubusang natanto na walang itinatanggi ang Diyos. Nalulukod siya sa sino mang may takot sa kanya at gumagawa ng matuwid kahit sa hangbansa." Nagsasalita pa si Pedro nang bumaba ang Espiritu Santo sa mga nakikinig sa salita. Namangha ang mga nananampalatayang Hudyo na kasama ni Pedro sapagkat ang mga ito ay pinagkalooban din ng Espiritu Santo. Narinig nila ang mga intil na nagsasalita sa iba't ibang wika at nagpupuri sa Diyos. Kaya't sinabi ni Pedro, "Tulad natin, sila'y pinagkalooban din ng Espiritu Santo. Sino pa ang makakaadlang na binyagan sila sa tubig?" At inuutos niyang binyagan sila sa pangalan ni Jesucristo. Pagkatapos, iniling nila kay Pedro na manatili roon ilang araw. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Panginoong nagliligtas sa tanang bansa'y nahayag. Panginoong nagliligtas sa tanang bansa'y nahayag. Umawit ng bagong awit sa puon ay ialay. Pagkatyawang ginawa niya ay kahangahangang tunay. Sa sariling lakas niya at taglay na kabanalan, walang hirap na natamoy, yaong angad na tagumpay. Panginoong nagliligtas sa tanang bansa'y nahayag. Ang tagumpay niyang ito'y siya na rin ang naghayag. Sa harap ng mga bansa'y nahayag ang tagapagligtas. Ang pangako sa Israel, lubos niyang tinutupad. Panginoong nagliligtas sa tanang bansa'y nahayag. Tapat siya sa kanila at ang pag-ibig ay wakas. Ang tagumpay ng salita ng Diyos kahit saan ay namamalas. Magkaigay na may galak, yaong lahat sa daigdig, ang puon ay buong galak na purihin sa paghawit. Panginoong nagliligtas sa tanang bansa'y nahayag. Pagbasa sa unang sulat ni Apostol San Juan. Mga pinakamamahal, mag-ibigan tayo sapagkat mula sa Diyos ang pag-ibig. Ang bawat umiibig ay anak ng Diyos
at kumikilala sa Diyos. Ang hindi umiibig ay hindi kumikilala sa Diyos, sapagkat ang Diyos ay pag-ibig. Inihayag ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang suguin niya ang kanyang bugtong na anak upang magkaroon tayo ng buhay sa pamamagitan niya. Ito ang pag-ibig, hindi sa iniibig natin ang Diyos, kundi tayo ang inibig niya at sinugo ang kanyang anak upang maging handog sa ikapagpapatawad ng ating mga kasalanan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang sa akin nagmamahal, tutupad sa aking aral, amat ako'y mananahan. Alleluia, alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Nung panong yun, sinabi ni Jesus sa kanyang maalagad, kung paanong iniibig ako ng Ama, gayon din naman iniibig ko kayo. Manatili kayo sa aking pag-ibig. Kung tinutupad ninyo ang aking mga utos, mananatili kayo sa aking pag-ibig. Tulad ko, tinutupad ko ang mga utos ng aking Ama at ako'y nananatili sa kanyang pag-ibig. Sinabi ko sa inyo mga bagay na ito upang makahati kayo sa kagalakan ko at malubos ang inyong kagalakan. Ito ang aking utos, mag-ibigan kayo, gaya na pag-ibig ko sa inyo. Walang pag-ibig na hihigit pa sa pag-ibig ng isang taong nag-aalay ng kanyang buhay para sa kanyang mga kaibigan. Kayo'y mga kaibigan ko kung tinutupad ninyo ang mga utos ko. Hindi ko na kayo inaaring alipin sapagkat hindi alam ng alipin ang ginagawa ng kanyang Panginoon. Sa halip, inaari ko kayong mga kaibigan sapagkat sinabi ko na sa inyo ang lahat ng narinig ko sa aking Ama. Hindi kayo ang pumili sa akin. Ako ang pumili at humirang sa inyo upang kayo'y humayo at mamunga at manatili ang inyong bunga. Sa gayon, ang anuman hingin ninyo sa Ama sa aking pangalan ay ipagkakaloob sa inyo. Ito ang inuutos ko sa inyo, mag-ibigan kayo. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang araw po muli sa inyong lahat. A blessed Sunday po sa inyong lahat. Tayo po ay natutuwa at nagagalak na kahit na tayo'y nagkakalayo, tayo'y nagkakaisa dahil sa teknolohiya, nagpapasalamat tayo sa Panginoon dahil sa internet. Ipagdasal po natin ang bawat isa, lalong-lalo na ipagdasal po natin ang kalagayan ng ating kalikasan. Siguro po naramdaman nyo na ang napakainit na panahon. Hindi ko lang po nararamdaman dito sa loob ng simbahan, kung hindi napapansin ko din, kumonti po
yung mga nagsisimba. Umiiwas po siguro sa mainit na panahon. Nauunawaan ko naman po yun bilang pari. Dahil karamihan po sa ating mga nagsisimba ay may edad na. Pero kahit na mainit ang panahon, tuloy pa rin ang ating pananalangin, ang ating pagbibigay ng kapurihan sa Panginoon, at kahit po tayo'y nakalayo, sana ipagpatuloy po natin ang ating pagdedebosyon, ang ating pasasalamat sa Kanya. Kahit lang po dito sa ganitong pagkakataon ay nabibigyan po tayo ng daan para magkita-kita at magkaisa, para magbigay ng pasasalamat at papuri sa Diyos na nagkaloob ng buhay sa ating lahat. Amen? Amen. Subukan nyo nga po ito. Kunin nyo po yung cellphone nyo, tignan nyo po yung inyong mga contacts. Ilan po yung mga pangalan na nakasulat dito sa inyong phone book? Makikita nyo naman po yung total, yung numero, ilan yung mga contacts nyo. Sa akin po, higit ng 1,711. Sa inyo po, ilan? O kaya naman, kung meron po kayong social media, meron kayong Facebook o Twitter o TikTok o Instagram, ilan na po yung mga friends nyo? Tingnan nyo nga po yung bilang. O ilan yung mga followers nyo? O kung kayo po ay vlogger, ilan na po yung mga subscriber nyo? Ang tanong lang, ano nyo malalaman dito sa mga pangalan na ito kung sino talaga yung totoo nyong kaibigan? Kung kayo po ay mag-i-invite ng kainan, sigurado marami ang pupunta. Hindi po ba? Pero malalaman nyo po kung sino talaga ang tunay nyong kaibigan pag nakita nila na kayo ay may problema at nangangailangan. Ilan po kaya dyan sa mga contact nyo, o ilan kaya dyan sa mga friends nyo o followers nyo o subscriber nyo ang pupuntahan kayo sa hospital pag kayo ay may sakit? Ilan kaya sa mga contact nyo o kaya sa mga friends nyo ang magbibigay sa inyo ng pera kung malalaman nila na ikaw ay nangangailangan? O ilan kaya sa mga kakilala nyo o sa mga friends nyo ang pupunta sa inyo kung man mabalitaan nila na ikaw ay namatayan? O harinawa, wag naman sana, kung ikaw ay pumanaw na, ilan kaya ang bibisita? Diyan mo makikita yung mga kaibigan dun sa mga tunay na kaibigan. Amen? The question is, who is a true friend? Remember this, my dear friends, a true friend is not the one who stays with you, celebrates with you when things are good in your life. But a true friend is one who stays with you even in your bad times. Ang tunay na kaibigan, siya yung hindi nang-iiwan, maganda man ang kalagayan o mahirap. Ang tunay na kaibigan ay yung tumutulong sa'yo kahit na walang nakakakita na tao. Mga kapatid, tandaan niyo po ito. Meron daw tatlong klaseng kaibigan sa mundong ito. We would have three kinds of friends in this life. First one is the one-hour friend. Yung kaibigan mo ng tig isang oras lang. Sila po yung mga kakilala, yung mga acquaintances, yung mga nakita mo sa isang event, sa isang birthday party. One-hour friend. Panandalian lang. The second kind of friend is the one-day friend. Sila yung mga katrabaho natin araw-araw. Sila yung mga kaklase natin o yung mga nakakasama natin sa isang gawain. You are stuck with them for one day. Meron kayong bonding, kakaisa, dun lang sa trabaho nyo. But the third kind of friend is the lifetime friend. Sila yung kahit na tapos na yung event, tapos na yung trabaho, kahit na magkahiwalay kayo, hindi ka pa rin niya makalimutan. Every now and then, tinatawagan ka, kinukumusta ka, kahit na hindi mo sabihin, pupuntahan ka, bibisitahin ka. Sila yung mga kaibigan panghabang buhay. Sino po yung mga one-hour friend nyo? Sino yung mga one-day friend nyo? Sino yung mga lifetime friend nyo? Tandaan nyo po that true friends are like gems. Amen? They are rare. Bihira na po ngayon yung mga totoo at tunay na kaibigan. One of the greatest blessings in life is to have true friends. Tandaan niyo po yan. Sa buhay na ito, pinagpala ka kung meron ka mga tunay na kaibigan. Kasi, tignan niyo po, kahit na wala ka maraming pera, basta't may tunay kang kaibigan, meron ka matatakbuhan, meron magpapautang sa'yo, may magbibigay sa'yo ng pera. At minsan,
hindi ka naman sinisingil. Pinagbabayad ka pagkaya mo. Minsan, no? Kahit na wala kang mataas na posisyon sa lipunan, pero basta't meron kang tunay na kaibigan, ano yung feeling mo? Special ka. Hindi ka out of place. May lugar ka palagi. Basta't may tunay kang kaibigan, kahit na may sakit ka, di ba? Nakakalimutan mo yung kirot, yung sakit ng iyong pangangatawan. Nalilibang ka. Hindi mo naiisip yung iyong sakit. Pag merong kang tunay na kaibigan na nangungumusta sa'yo, yan yung nagpapasigla sa'yo. Sila yung nakakatulong para gumaling ka, para lumakas ka. At kahit na wala kang love life, basta't may tunay kang kaibigan, tandaan niyo po, hindi mo na maiisip yung love life. Kontento ka na, masaya ka na. Mga kapatid, ang mabuting balita, tinuturing tayong kaibigan ng Diyos. Sabi nga po niya sa gospel, I do not consider you as slaves, but I call you as my friends. Ayaw po ng Diyos na tratuhin tayong mga alipin, pero gusto niya na ang ating ugnayan sa Kanya ay parang mga magkakaibigan. Dahil para po sa Diyos, ang pinakamarangal, pinakamatibay, pinakamalalim na klase ng pagmamahal ay ang pagmamahal na mga magkakaibigan. Sabi nga po ni Jesus, no greater love than this, that one offers his life for his friends. See, God is our lifetime friend. God is our loyal friend. God is our friend in good times and in bad. Ang tanong, do we consider God as our friend? Kung ang Diyos gusto niya tayong maging kaibigan, eh tayo kaya? Tinuturing ba nating kaibigan ang Diyos? Tandaan niyo po ito, mga kapatid. Hindi naman po ibig sabihin na pag kayo ay nagsisimba na, na kaibigan niyo na ang Diyos. Amen? Hindi ibig sabihin na pag nagdadasal ka, na tinuturing mong kaibigan ang Diyos. Amen? Hindi rin ibig sabihin na pag memorize mo na ang Biblia, ay kaibigan mo na ang Diyos. Paano mo maipapakita na kaibigan mo ang Diyos? Yung iyong pananatili sa Kanya. Yung pagsunod mo sa kagustuhan ng Diyos. Baka naman ginagawa mo ang mga bagay na ito, pero sa iyong puso, sa iyong kalooban, ay hindi mo tinuturing na kaibigan ang Diyos. Baka ginagawa mo ang mga bagay na ito, hindi para sa Diyos, kung hindi para sa iyo. Pag ginagawa mo ang mga bagay-bagay para sa sarili mo, ano pong tawag doon? Ito po ay selfishness, pagkamakasarili. Pero pag may ginagawa kang bagay para sa iba, para sa kaibigan mo, ang tawag diyan ay tunay na pagmamahal at pag-ibig. Ano po ang utos ni Jesus? Ang magmahalan tayo. And the question is, how do we express this love? Very concretely, we express this love through friendship. Tandaan niyo po, the true friendship lasts. Ang tunay na pagkakaibigan, yan ay nagtatagal. Hindi niyo po napansin, kaya minsan, meron po mga ibang mag-asawa o mister. Kaya nilang unahin yung pangangailangan ng kanilang mga barkada kesa dun sa gusto ng kanilang mga misis. Bakit kaya meron mga iba? Kaya nila mag-absent sa trabaho eh kasi may lakwat siya yung kanilang mga kaibigan. Kaya naman meron mga bata, kaya nila mag-open up sa kanilang mga best friend kesa sa kanilang mga magulang. Kasi iba yung kanilang pagmamahal sa kanilang mga kaibigan. Bakit po kaya na nangyayari mga bagay na ito? Ito ay dahil mas malalim ang pagmamahal ng mga magkakaibigan. It is also good to ask, do you consider your wife as your friend? Do you consider your kids as your friend? Maganda pong itanong yun. Kung yung iyong asawa, tinuturing mo bang kaibigan? Kung yung iyong mga anak, kaibigan mo ba sila? Kung yung mga magulang mo, ay kaibigan mo ba? Okay lang po sa trabaho, sa negosyo. Huwag mong tratuhin na kaibigan yung mga empleyado mo. Kasi baka pagkala nila, kaibigan mo sila. Magpepetiks-petiks na mga yan. Magtatamad-tamad na. Sasabihin, naiintindihan naman ng boss ko kasi kaibigan ko yan. Naiintindihan po natin yon. Pero gusto ko pong unawain nyo ito. If you cannot be friends with your lover, then don't get married. Ang unang pundasyon po dapat ng isang relasyon, pagkakaibigan. Amen? Hindi lang po attraction. Huwag ka lang dapat
physically attracted sa kanya. Kailangan tratuhin mo siya bilang isang kaibigan. If you cannot be friends with children, then don't bear children. Kung hindi ka marunong makipagkaibigan sa mga bata, huwag kang gagawa ng bata. Amen? And if you cannot be friends with God, then stop praying. Because if you are praying without love, you are just pretending. Kung nagdadasal ka lang, tapos wala ka naman pagmamahal sa Diyos, ano yun? Ang tawag doon ay gamitan. How can you expect to be in heaven if you cannot love God here on earth? Gusto natin na mapunta tayo sa langit. Pero ang tanong, habang tayo'y nabubuhay dito sa mundo, tinatrato ba natin, nakikita ba natin na isang kaibigan ang Diyos? E pupuntahan natin sa langit, sino ba makikita natin doon kung hindi ang Diyos? Hindi po ba? How can you be in heaven if here on earth you do not consider God as your friend? How can you desire heaven if here on earth you do not love God? It is impossible. True love starts by being a good friend. Amen? May napakaganda pong kwento na po minsan meron pong isang tao, ang pangalan niya ay si Pedro. Nangangailangan po siya ng pera. Lumapit po siya sa kanyang amo at sinabihan na hihiram siya ng pera. Pero sabi ng amo niya, sige, bibigyan kita ng pera, pero meron akong hamon sa iyo. Gusto ko na pumanik ka dun sa bundok, magpalipas ka ng gabi na mag-isa dun sa bundok. Pag nakapag-survive ka, nabuhay ka, hindi lang yung papahiramin kita ng pera. Ibibigay ko sa iyo ang perang kailangan. Pumayag naman po itong si Pedro. Pero takot na takot siya kasi mag-isa lang siya. At nangangamba po siya na baka ginawin siya, magkasakit siya habang nandun po siya sa ibabaw, sa itaas ng bundok. Kaya tinawagan po nitong si Pedro yung kanyang kaibigan si Juan. Sinabi niya yung hamon ng kanyang boss. Sumagot naman po itong kanyang matalik na kaibigan si Juan, sabi niya. Sige, gawin mo yung pinapagawa ng boss mo sa iyo. Pero para hindi ka matakot, para hindi ka mangamba, para hindi mo maramdaman na mag-isa ka, pupunta ako doon sa kabilang bundok. At pag nandun ka na, at pagdating ng gabi, magsisindi ako ng apoy para sa iyo. Tingnan mo lang yung apoy na yon. Pag giniginaw ka na, pag natatakot ka na, naway yung apoy na yon ang magpalakas sa iyong loob. Naway yung apoy na yon ang magbigay sa iyo ng gana. Naway ang apoy na yon ang mag-alis ng lamig at magbigay sa iyo ng init. Pero bago po yung hamon, sabi pa po nung kanyang kaibigan, kung gagawin ko yun, meron lang akong isang favor. Pag natapos mo yung hamon, balikan mo ako dahil meron naman akong gustong ipagawa din sa iyo. Maniningil naman ako sa iyo. Pumayag po itong si Pedro. Umakyat po siya doon sa bundok, nagpalipas ng gabi, ginawa yung hamon ng kanyang boss. Natapos po niya dahil nakita po niya yung apoy na sinindihan ng kanyang kaibigan si Juan. Nung pagbaba po niya ng bundok, tuwang-tuwa yung kanyang boss, binigay yung pera, binalikan yung kanyang kaibigan. Sabi niya, oh, ito yung pera, ibibigay ko sa iyo. Diba sabi mo, babayaran kita. Sumagot naman po si Juan, sabi niya, alam mo, yung bayad na tinutukoy ko, hindi naman material na bagay, hindi naman pera, hindi naman salapi. Gusto ko lang humingi din ng favor sa iyo. Gusto kong mangako ka din sa akin. At nagtaka po itong si Pedro, sabi niya, anong pangako? Ito lang, na pagdating din ng araw na pag ako ay nangailangan, na ako ay namroblema, gusto ko din na gawin mo yung ginawa ko sa iyo. Sindihan mo din ang ating pagkakaibigan para mawala ang dilim ng aking buhay, para hindi ako ginawin at para lumakas din ang loob ko. Kung ano ang ginawa ko sa iyo, sana pagdating ng araw na ako na ang nangangailangan ay gawin mo din. Ah, kaibigan, kung meron po kayong mabuting kaibigan, sana suklihan nyo naman yung mabuting kanyang ginawa. Ang Panginoon, isang mabuting kaibigan. Pero ang tanong, sinusuklian ba natin ang kanyang kagandahang loob na pinagkakaloob sa atin? Ano ang kanyang hiling? Napakasimple lang. Ang magmahalan tayo. Yun lang ang kabayaran na hinihingi niya. Na tayo na nakatanggap ng pagmamahal ay makapagbahagi din ng pagmamahal sa iba. Mga kapatid, kung gusto niyo pong pagpalain kayo, magdasal kayo sa Diyos. Pero tandaan niyo ito, ang pagpapala na binibigay ng Diyos, kadalasan ay hindi pera, hindi material na bagay. Madalas, ang binibigay na Diyos bilang bendisyon at pagpapala sa atin ay mga totoo, mga tapat, at mabubuting
kaibigan. Amen? Kasi basta't merong kang tunay at mabuting kaibigan, di ba nagiging masarap ang buhay? Nagiging magaan ang buhay? Nagiging payapa ang buhay. Amen? So remember that, my dear friends, that friends are blessings. Be a blessing to others by being a good friend. Mga kapatid, huwag po kayong mangamba. Huwag po kayong matakot sa buhay. Bakit? Dahil sinasabi ng Panginoon, kaibigan niyo ako. Tapat akong kaibigan. Hindi ko kayo pababayaan. Pray to be a faithful friend to God as God is faithful to you. Remember, the more faithful you are as a friend, the more that you will be blessed by God, our true and great friend. Yan po sanang ating pagdasal at panalangin. Sa misang ito, pasalamatan natin ang Diyos sa kanyang pagiging mabuti at tapat na kaibigan. Pasalamatan natin ang Panginoon na binibigyan tayo ng mga tunay at tapat na kaibigan. At naway maging tunay at tapat tayong kaibigan sa kanya para tayo ay pagpalain niya ngayon at magpakailanman. Amen. Amen. Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa, sumasampalataya ako kay Hesukristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat, nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may ikatlong araw na buhay na mag-uli, umakyat sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon nagmumulang paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. May saysay lamang ang ating buhay kapag ito'y tigib ng pagmamahal, tulad ng pagmamahal ng banal na Santatlo para sa atin, sapagkat batid natin ang kahalagahan ng ganitong kaloob. Manalangin tayo sa Panginoon ating sabihin, Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa lahat ng Kristiyano, naway sa kanilang pagmamahal kay Jesus, ay makakita sila ng inspirasyong magmahalan tulad ng kanyang iniuutos at magsikap para sa pagkakaisang idinalangin ni Jesus, manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa Santo Papa Francisco, Arzobispo Florentino Lavarias, at lahat ng obispo, naway manatili silang nagkakaisa sa buklot ng pagmamahalan kung paanong si Jesus ay kaisa ng Ama, manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa lahat ng tao sa mundo, naway maunawaan nilang tanging sa pangkapatirang pagmamahalang gaya ng kay Jesus Kristo, makapagtatamo sila ng tunay na pagsulong at pangmatagalang kapayapaan, manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Sa katahimikan po ng ating puso, ating banggitin sa Diyos ang ating mga personal na pangangailangan. Panginoong Yesus, nawa lahat ng aming gawa maging mapagmahal at alang-alang sa pagmamahal, at sa gayoy, pananaig sa lupa ang pagmamahal na nagbubuklod sa iyo sa Ama at sa Espiritu Santo magpakailanman. Amen. Bago po ang ating offertory, muli po ako'y nagpapasalamat sa lahat ng ating mga donors at benefactors na nagpapadala ng inyong mga donation
through our online banking and online platforms. Naway kayo po ay palaging pagpalain ng Panginoon sa inyong kagandahang loob. Para po sa buwan na ito, ang ating mga tutulungan ay ang mga juvenile na kabataan, mga minor de edad, pero meron pong problema. So, bibisitahin po natin sila at bibigyan po natin ng tulong, mga personal hygienic supplies. Binibigyan ko din po kayo ng babala na marami po ako mga scammer na nagpapanggap na ako, lalong-lalo na po sa Facebook. O kaya naman, kayo po ay i-message sa inyong WhatsApp. Minsan pa nga, nakakabigla, na nagbibigay din po sila ng advice sa inyo. Tandaan niyo po, iisa lang po ang bank account ng ating parokya, ang ating GCash, at hindi po ako humihinging direkta sa inyo. Dahil sabi ko nga po, ang prinsipyo ng Panginoon ay kinatutuwa niya kung ano yung gusto mong ibigay. No? Tayo po ay nagdidepende dun sa taos, lubos at malaya na kagustuhan magbigay ng tao. Hindi po tayo nagpepwersa at lalong-lalo na hindi po tayo nag-i-endorse ng mga investment. Kaya mag-ingat po kayo sa mga nagme-message sa inyo. Hindi po ako yon. Pero kung kayo po ay nagbibigay, nagde-deposit, huwag po kayo mag-alala, natatanggap po natin lahat ito. They are accounted for po dito po sa ating mga libreta, sa bangko. Meron po tayong accounting dito sa parokya. Maraming salamat po. At dasal at dalangin ko that the more that you give, the more that you will receive. Amen. Manalangin kayo mga kapatid para ng ating mga paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, paakyatin mo sa iyong piling sa kalangitan ang aming mga panalangin kalakip ng haing mga alay upang ang mga pagindapatin mong gawing dalisay ay maging marapat na makasalo sa piging ng iyong pagmamahal sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos sa inyong mga puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat ikaw ang aming pasalamatan. Ngayong pinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubos sa aming lahat. Siya'y talagang maasahan, at ang katapatan niya sa pananagutan.
ay siyang bumangon sa dating pamumuhay, sa sangkatauhan na mihasa sa pagkasalawahan. Ang dangal ng tao ay ganap na itinampok upang mamana namin sa pakikipagkapatid kay Jesus. Kaya kaisa na maanghel ang sisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, inabot sa kanyang malagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin itong aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman, nang matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inabot niyang kalis sa kanyang malagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Itong kalis ang aking dugo, nang bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa pagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-aalaala sa akin." Ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyo ang tinapay nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mong iyong simbahan, laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaysa ni Francesco ang aming Papa, Florentino aming Arsobispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang aming mga kapatid na himlay, may pag-asang muling mabubuhay. Gayon din lahat ng mga pumanaw, kawan mo't sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birhen Maria, Ina ng Diyos, kaisa na mga apostol, lahat na mga banal na namuhay dito sa daigdig na kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak, aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya,
Ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, amen, amen. Sa nakakagaling na utos at turo ni Jesus sa Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Hinihiling namin kami adya sa lahat na masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan binibigay ko sa inyo. Tunghayan mong aming pananampalataya, huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa bawat isa. Peace be with you po. Kapayapaan po sa inyong lahat. Ang kapayapaan.
Mga kapatid, naririto ang ating Panginoong Hesukristo, ang Kordero ng Diyos, nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayong lumalapit sa piging ng Kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Lumuhod po tayo para sa panalangin para sa mga may sakit. Panginoong Yesus, lumalapit po kami sa iyo ngayon upang idulog ang kagalingan ng mga may sakit. Haplusin niyo po sila at pagkalooban ng panibagong lakas upang sila ay muling makapaglingkod sa iyo. Patawarin niyo po sana sila sa kanilang mga kasalanan at pagkalooban din ng kagalingang pangkaluluwa. Sa katahimikan po ng ating puso, manggitin natin sa Diyos ang pangalan ng ating mga kapatid na may sakit na hinihiling nating mabilis na gumaling. Hinihiling namin ito sa ngalan ni Kristo, aming Panginoon. Amen. Panalangin para sa mga OFW. Ama, pinapanalangin namin sa iyo ang natatanging kahilingan ng lahat ng mga nagtatrabaho sa ibang bansa. Tulungan mo sila bawat sandali ng kanilang buhay habang nasa ibang bansa. Palakasin mo sila kapag pinanghihinaan sila ng kalooban. Pagalingin mo sila tuwing nagkakasakit. Aliwin mo sila kapag nalulungkot sila. Ilayo mo sila sa anumang masama at kapamakan upang mapagpatuloy sila lagi sa kanilang buhay. Mapahalaga nawa ng kanilang mga pamilya ang bawat sakripisyo nila sa ibang bansa upang wag masayang ang kanilang pagpapagal. Kaawaan at pagkalooban mo ng biyaya ang lahat ng mga OFW dahil sa iyo lamang aasa at wala ng iba pa. Ang lahat ng ito ay aming sama-samang panalangin sa ngalan ni Yesus. Amen. Banal na mukha ni Jesus, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kami pinagsasalo mo sa pagkabuhay ng iyong anak ay papakinabangin mo lagi sa kanyang lakas bilang bungang masagana na dulot mong pagliligtas. Sa pamamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ano po ang nakakasira ng pagkakaibigan? Ito po ha, tandaan niyo. Ang inggit. Minsan kahit na tayo'y magkakaibigan, hindi mo maiiwasan na ikumpara mo ang sarili mo sa iyong kaibigan, sa kanyang buhay, sa kanyang kalagayan. Mag-ingat po kayo, bantayan nyo ang sarili nyo sa inggit. Dahil kahit na kaibigan mo siya, kaya mo siyang siraan, kaya mo siyang ichismis, kaya mong sumakit ang loob mo sa kanya dahil lang sa inggit.
Pag kayo po ay naiinggit na sa inyong mga kaibigan, magdasal kayo. Hilingin niyo po ang mas malalim pang pananampalataya at tiwala sa Diyos. Bakit po grasya ng pananampalataya ang kailangan mong hilingin pag ikaw ay naiinggit? Dahil sa pamamagitan ng pananampalataya, makikita mo ang paparating na grasya at pagpapala sa iyong buhay. Tandaan mo, kung ano yung para sa iyo, ibibigay ng Diyos. Kung ano man yung pagpapala na binigay ng Panginoon sa iyong mga kaibigan, sa kanila yon. Ibibigay din ng Diyos yung para sa iyo. Kung ikaw ay nakababa pa ngayon sa buhay, darating ang pagkakataon, ang panahon na ikaw ay iaangat niya. Pero manatili kang maging mabuting kaibigan. Dahil ang iyong pagiging mabuting kaibigan ay may gantimpala. Bakit mahalaga na kailangan meron kang kaibigan? Dahil mas malayo ang iyong mararating. Tandaan niyo po ang kasabihan, if you want to walk fast, walk alone. If you want to walk further, walk together. At kailangan din po natin ng kaibigan, lalong-lalo na sa pananalangin. Kamukha po, pag merong mga nagbabike, hindi niyo po napansin pag mag-isa ka nagbabike, napapagod ka. Pero pag grupo kayo, marami kayong nagbabike, kahit na napapagod ka, makita mo lang yung kasama mo na nagpupursigi, nagtsatsaga, parang napapalakas ka nung nakikita mo na pagtsatsaga ng kasama mo. So, let our friendship not only be in social events, but let our friendship be deepened through our prayer. Kaya nga po ang aking assignment sa inyo, maghanap po kayo ng kaibigan nyo ngayon darating na Linggo na samahan kayong magdasal o magsimba. Andaan nyo po ang Diyos, isang kaibigan. At pagtunay ka ding kaibigan sa iba, ikaw ay pagpapalain niya. Sumainyo nyo ang Panginoon. At sumain nyo rin. Kayo ay pagpalain ng Diyos sa may kapal, sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ang ating misa ay natapos na. Humayo kayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Jesus, Lord.